Ang Tugatog ng Buhay. Kabanata 3. Sisiwit. Nabigla si Alex. 10 bilyong dolyar. Sino ang kukuha ng ganitong uri ng kalokohan? Ang Rockefeller Group yun ang matandang lalaki na nagtatrabaho siya para kay William Rockefeller. Sinabi mo na nagtatrabaho ka para sa aking ama. Nangangahulugan ito na libu-libong miles ay sisiwit. Tumanggo si Lord Lex at sinabi, oo, ang buong libong milya conglomerate ay sa iyo, Master Alex. Sampal. Sinampal ni Alex ang kanyang sarili sa buong mukha. Sinabi ni Lord Lex na sorpresa, Master Alex, ano ang ginagawa mo? Sumagot si Alex, sa palagay ko ay maaaring nangangarap ako. Sinabi ni Lord Lex, totoo ang lahat. Ang iyong ama na si G. William Rockefeller ay nagligtas sa aking buhay. Kung hindi ito para sa kanya, patay na ako ngayon. Pagkatapos nito, ito ay si G. Rockefeller na nagtayo ng libu-libong miles conglomerate. Pagkatapos ay pinaalagaan niya sa akin. Ha? Huh. Si Alex ay dumbfounded, naisip pa rin niya na panaginip lang ito. Libu-libong miles conglomerate ay wala sa liga ng Rockefeller Group. Nabalitaan na magkaroon ng trilyon na dolyar sa mga ari-arian at mayroon din itong malaking impluensya sa mundo sa ilalim ng lupa. Naiisip ni Alex sa kanyang sarili, ang aking ama ay lumikha ng isang behemoth. Ngunit hindi ko pa naririnig ito. Nagsalita muli si Lord Lex, Mr. Ang Rockefeller ay isang henyo, hindi nagtagal matapos niyang maitatag ang Rockefeller Group, nagtayo rin siya ng libu-libong miles conglomerate. Isa para sa ilaw at iba pa sa mga anino upang umakma sa bawat isa. Bukod doon, giniling ako ni G. Rockefeller na ibigay ito sa iyo. Gamit ang sinabi, kumuha siya ng isang maliit na anti-gong kahon at ibinigay ito kay Alex. Sa isang naguguluhan na pagtingin sa kanyang mukha, sumagot si Alex, kailan ito ibinigay ng aking ama sa iyo? Bakit mo lamang ito inihahatid sa akin ngayon? Sinabi ni Lord Lex, ngayon ang iyong 24 na kaarawan. Ito ay isang regalo sa kaarawan mula sa iyong ama. Isang taon na ang nakalilipas, inayos ito ni G. Rockefeller. Maligayang kaarawan, Master Alex. Si Alex ay dumbfounded. Si Lord Lex ay nagbuntong hininga at nagpatuloy, Master Alex, ang iyong ina ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon ngayon. Tulad ng para sa akin, hindi maginhawa para sa akin na pasulong at tumulong. Dapat kang magmadali. Kung kailangan mo ng kahit ano, tumawag ka lang. Ang bilang na ipinakita ko sa iyo ngayon ay ang aking personal na numero ng telepono. Palagi akong nasa linya para sa iyo, Master. Si Lord Lex ay may pagod na pagtingin sa kanyang mukha. Matapos siyang magsalita, pumasok siya sa Rolls Royce at umalis sa eksena. Nagulat pa si Alex na parang panaginip ang lahat. Ang ATM card ay nasa kanyang kaliwang kamay at ang maliit na anti-gong kahon sa kanan ay mukhang tunay na tunay sa kanya. Tulad ng swerte ay magkakaroon nito, mayroong isang makina ng ATM sa tabi niya. Nagmadali si Alex, ipinasok ang card at pumasok sa PIN. Ang balanse ay nagpakita ng $10 billion. Sisiwit, 10 bilyong dolyar. Habang tinitingnan ang lahat ng mga zero, bumagsak ang panga ni Alex. Pagkatapos ay binuksan niya ang anti-gong kahon at natagpuan ang isang pitch black ring sa loob. Bakit ito ibinigay sa akin ni tatay? Tanong ni Alex. Sinubukan niya ito at magkasya ito mismo sa kanyang daliri. Kayong may pera siya, sumugod si Alex sa ospital. Ang pinakakagyat na negosyo na aalagaan ay ang magbayad para sa operasyon ng kanyang ina. Ang kanyang kalagayan ay magiging mas mahusay kapag ang operasyon ay tapos na. Ang ina ni Alex, si Madam Brittany, ay na-hospital dito at naging koma mula sa aksidente sa trapiko. Binibigkas siya ng mga doktor bilang patay sa utak at sinabi na ang mga pagkakataon na siya ay nagising ay 5%. Habang naglalakad si Alex sa pamilyar na ward, nakita niya na walang laman. Ang kanyang ina ay wala sa kama. Saan siya napunta? Mabilis siyang tumakbo palabas ng ward at bumagsak sa isang pamilyar na tao. Basag siwit. Hoy, baliw ka ba, bulag ka ba? O ikaw? Ang sikat na piraso ng basurahan.
Narito ka ba upang samantalahin ako sa pamamagitan ng pagbagsak sa akin ng may layunin? Dahil ba hindi mo mahawakan ang iyong sariling asawa sa bahay? Magandang balita, dati kang tumingin sa akin, ngunit ay gayon hindi mo ako karapat-dapat. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse na malakas na bulalas. Ang kanyang pangalan ay Chloe, isang kakilala ni Alex. Pumalik sa kanyang mga araw sa kolehiyo, si Alex ay napetsahan si Chloe sa isang buwan. Natuklasan niya pagkatapos na si Chloe ay isang gintong digger at nakikipag-flirt sa maraming iba pa sa likuran niya at nakipag-break sa kanya. Nasaan ang aking ina? Saan siya napunta? Nagtanong si Alex ng madali sa kanyang tono dahil wala siyang oras upang mag-aksaya sa kanya. Umiti si Chloe at sinabi, haha, dapat mong tanungin ang iyong sarili. Hindi mo rin mapangalagaan ang iyong sariling ina. Wala kang silbi. Alam mo ba kung paano humingi ng pera mula sa iyong asawa at biyanan tulad ng isang aso? Inawakan ni Alex si Chloe sa kwelyo at sumigaw, tinatanong kita muli, nasaan ang aking ina? Saan mo siya dinala? Ikaw ang nurse na nagtatrabaho dito, paano mo hindi malalaman? Nang makita siyang sumisigaw ng galit, natakot si Chloe. Sumagot siya, doon. Nasa tapat siya. Tiningnan ni Alex kung saan itinuro ni Chloe at may isang kama sa ospital sa pasilyo at ang taong nakahiga sa kama ay ang kanyang ina, si Madam Brittany. Nanay. Pinakawala ni Alex si Chloe at tumakbo sa kanyang mga mata na nagiging pula. Sino ang may pananagutan sa paggamot sa kanyang ina tulad ng isang piraso ng basura? Galit si Alex. Chloe, ginawa mo ba ito? Naalala ni Chloe na ito ang ospital na pinagtatrabahuhan niya, bakit siya dapat matakot sa kanya? Siya ang dapat matakot sa kanya. Malamig siyang nag-snort kaya paano kung ako ito? Ikaw ang mahirap, hindi kayang magbayad ng kanyang mga bayarin. Ito ay isang pribadong ospital. Sa palagay mo ay nagpapatakbo tayo ng isang kawang gawa. Kung hindi mo ito kayang bayaran, ang tanging pagpipilian ay umalis. Ano pa ang ginagawa mo dito? Hindi ka espesyal. Kung mayroon kang pera, pagkatapos ay magbayad. Kung hindi mo ito kayang bayaran, pasensya na ngunit sabihin sa iyo na kailangan mong ilabas ang iyong ina sa ospital ngayon. Tumingin si Chloe kay Alex na may kasiraan. Pagkatapos siya ay nanloko, hoy paano ito? Pumalik sa gravel sa iyong biyanan at lumuhod sa iyong asawa at humingi ng ilang beses, marahil ay magbabago ang kanilang isip at bibigyan ka ng pera. Ngunit ang bastos na babaeng si Dorothy Asex ay maaaring magbigay lamang sa iyo ng $100. Kung lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, babayaran ko ang kama ng ospital ng iyong ina. Ang tinig ng isang babae ay naririnig na nagsasabing kahit na lumuhod siya sa akin araw-araw sa bahay, hindi siya kailanman lumuhod sa iyo ng pera. Tumalikod si Alex. Nabigla siya nang makita na ito ay si Dorothy.